segment ano. Siguro yung sa kung paano namin ano, paikot yung heroes namin kasi sobrang dami naming hero, sobrang flexible naming lahat. So siguro yun yung magiging ano namin sa susunod na mga tournament. Finally nga kapatid ay sinabi na nga ni Rene J ang tunay na dahilan kung bakit nga sila natalo dito nga sa Supernova Tournament nung nakalaban nga nila itong kuponan ng Epibren. Totoo nga ba na sobrang lawak ng hero pool ng Aurora ngayon? Ngunit hindi pa nga nila alam ang tamang kombinasyon ng bawat hero. Pangit nga ba ang kanilang draft o sa draft sila na Olats? Bukod nga rito kapatid, Lutfi ng Onyx Indonesia, tunay na nirespeto talaga itong mga Pinoy teams na nakalaban nila nung nakaraan sa MSC. Ayon kasi sa kanya kapatid ay marami nga siyang natutunan, kagaya na lamang ang gameplay nga ng Pinoy na iba nga sa lahat ng gameplay na kanilang nakalaban. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin kung ano nga ba ang ipapakita ng Aurora Gaming dito nga yan sa MPL Season 14. Dahil alam nyo ba kapatid na ilang araw na lang ay magsisimula na nga itong MPL Season 14. At sa unang bahagi nga o sa unang araw ng MPL S14 ay makakapanood nga tayo ng umaatikabong bakbakan talaga dito nga sa MPL. Dahil ang Blacklist International at Aurora nga kapatid ang maglalaban dito na sobrang kaabang-abang talaga at sa sobrang panonoorin nga ang laban na yan kapatid, maaga ngang na-sold out itong laban ng Blacklist at itong kuponan ng Aurora. Kaya naman kapatid, tayo na lang ay manood nga dito sa live stream ng MPL. Kung ating titingnan kapatid, sa tingin ko ay match na match lamang ang magiging laban ng Blacklist versus Aurora. Dahil syempre kahit nga wala na itong sila Edward, Yue, dito nga sa kuponan ng Blacklist International, isama mo pa nga itong sa Edward kapatid, ay talaga nga namang solid pa rin naman ang lineup ngayon ng Blacklist dahil na rin nandito nga itong sa MB The King na kung saan kamakailan ay nagpamalas nga ng husay itong sa MB The King dito nga sa MSC 2024 nang ilaglag nga nila itong sila Kyrie. Kaya sa tingin ko, solid pa rin naman ang ipapakita nitong ang nila MB The King nung nakaraan nang may nag-leak nga ng RG nitong kuponan ng Aurora, buhat na buhat nga ni MP The King ang Blacklist International at sana naman ay nakapag-adjust na nga itong Blacklist International nang sa gayon ay hindi nga sila matalo ng Aurora. Syempre, hindi rin naman basta-basta magpapatalo ang Aurora kapatid dahil gusto ngang patunayan ng Aurora kapatid na hindi na nga mananalo itong Blacklist International kung wala nga sila sa kuponan na yan. Nakakahiya naman kapatid o matatapakan nga ang kanilang pride kung sakaling matatalo nga itong Aurora ng Blacklist International sa unang laban nito dito sa MPL dahil syempre tatrashtokin nga sila ng fans ng Blacklist International at sasabihing mas lumakas ang Blacklist nang mawala na nga ang mga ito. Ganyan ang nakikita ko kapatid na mga may init na bangayan ng mga fans dito nga sa MPL. Pero syempre masasabi na
lamang natin yan kapatid, pagsapit na nga nitong MPL na ilang araw na lamang kapatid ay mapapanood na nga natin. Pero ano nga ba ang naging problema ng Aurora kapatid? Ayon kasi dito nga kay Rene J ay di umano itong kupunan ng Aurora daw ay maraming nga silang hero pool na kung saan na sobrang dami nga nang pwede nilang gamitin kapatid. Sinabi nga ni Rene J na flexible daw ang kanyang kupunan ngayong season na ito. Pero natalo nga sila ng Epebren. Ano nga ba ang tunay na dahilan niyan? Ang tunay na dahilan pala niyan kapatid ay hindi pa nga nila alam kung ano yung mga tamang kombinasyon ng mga hero. Kahit marami daw silang mga hero, parang sinasabi nga ni Rene J, ang kinakailangan nila ay yung tamang kombinasyon pagdating nga dito sa drafting. Sa madaling salita, ang pinaka naging problema ng Aurora nung nakaraan sa Supernova Tournament ay walang iba kundi ang kanilang drafting. At umaasa nga itong si Rene J kapatid na makakabawi nga sila dito sa MPL Season 14 maging dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Dahil sinabi rin ni Rene J kapatid na makita-kita na lang sila ng mga fans ng Aurora dito nga sa MPL S14 at pati na rin dito nga sa M6 na gaganapin nga dito sa Malaysia. Sana ay magkatotoo nga kapatid ang sinasabi ni Rene J na papasok nga itong Aurora MLBB team. Nang sa gayon ay mas maging mahype pa nga ang mga susunod na yugto dito sa international stage. Hindi naman malabo ang bagay na yan kapatid, dahil knowing Rene J kapag sinabi niya nga ay ginagawa niya talaga. Dahil kung atin ding matatandaan, noon na nag-qualified nga sila dito sa World Tournament ng Mobile Legends, hindi ba't naging sunod-sunod din ang pagkatalo ng blacklist dito nga yan sa regular season? Pero nakapasok nga ang mga ito sa playoffs at nagtuloy, tuloy nga ang abante ng mga ito hanggang umabot nga dito sa Grand Finals. Kumbaga marami rin ang nagduda dito nga kay Rene J, pero ang ending, pinahanga niya nga yung mga fans ng Blacklist International at sinasabing kung nabigo man sila sa susunod na season daw ay magkakampyon na nga ang Blacklist. Pero itong si Rene J ay nagpahinga matapos ang magandang performance niya dito nga sa World Stage. Kaya ayun, napilitan nga itong si Oheb kapatid na maging tank nga ng Blacklist International. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi kapatid, ang mga kupunan dito sa MPLPH nagkakatalo-talo na lang yan pagdating nga dito sa draft. Kung sino nga yung pinakamagaling sa draft kapatid ay siyang ang nanalo dito sa MPL. Dahil alam naman natin na individually malalakas nga ang mga Pinoy na pambato natin dito nga sa MPLPH. Pero aanhin mo ang galing ng mga players kung wala namang chemistry at hindi nga maganda ang kanilang drafting, edi wala rin. GG rin talaga ang mangyayari dito nga yan sa MPL. Kaya tingnan na lamang natin kapatid ang mga susunod na kabanata nga ng Aurora. Dito ay mapapatunayan nila kung na-overhype lang sila o may mapapatunayan talaga itong Aurora para masabing super team ang mga ito dito sa MPLPH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay nirerespeto nga nitong ni Lutfi ng Onyx Indonesia na i-explain nga nila kapatid itong lakas ng Pinas. Dahil nang ma-interview nga itong si Lutfi kapatid, inamin nga nito na marami pa siyang dapat matutunan o marami pa nga silang dapat matutunan bilang isang kupunan. Dahil nung nakaraan nga kapatid, tila'y naging bonus round lang itong Onyx Indonesia sa MSC 2024. Yung tipong parang hindi nga sila ang defending champion nun dahil hindi man lang umabot dito nga sa playoffs ang nahuling pambato nga ng Indonesia, dahil ang EVOS ay maaga na ring nagpaalam sa mga oras na iyon. Kaya naman ang inaasahan ng Indo fans kapatid ay maisasalba nga sila ng Onyx Indonesia. Pero ang ending, ayun, talo
ang mga ito. Ngunit sa pagkatalo nga na iyon kapatid, inamin ni Lutfi na sobrang dami niyang ang natutunan. Lalong lalo na kapag Pinoy daw ang kanilang mga kalaban kapatid, ibang iba raw ang gameplay ng Pinas kung ikukumpara nga sa ibang region. Kaya naman dito ay nakikita natin na nirerespeto nga ni Lutfi ang lakas ng Pinoy pagdating nga dito sa Mobile Legends. Dominating din naman itong Onyx Indo kapatid kapag hindi nga malakas ang kanilang kalaban. Pero kapag nahihilera na nga ito sa mga malalakas na kupunan ngayon ay hindi na nga ito umuubra. Kumbaga kapatid, nakikita ko nga dito na tapos na nga ang pamamayagpag ng Onyx Indonesia pagdating nga sa international stage. Dahil hindi lang naman dito nga sa MSC nadurog itong Onyx Indonesia, maging sa ESL nga kapatid ay hindi na manalo-nalo itong Onyx Indo dito sa SRG. Maging sa mga pambato natin kapatid ay hindi nga umubra ang kupunan ng Onyx Indonesia. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.